Tatanong sila kung ano daw yung number no sa AGA party list. So hindi ko alam, I don't know kung pwede ko siyang ibigay in public. Welcome back to the vlog. So, dapat ako ay magla-live. Pero hindi ko alam kung bakit siya failed. So, ngayon, nag-video na lang ako. So, nakita ko kasi dun sa mga comment at saka meron mga nagsesend sa akin ng mga message. Nagtatanong sila kung ano daw yung number no sa AGA party list. So, hindi ko alam. I don't know kung pwede ko siyang ibigay in public. Yun. Pero gusto ko pa rin i-share kasi kung paano ako natulungan ng AGA party list sa panahong ito, whether you like it or not, tapos nagkaroon ka ng sakit. So ito na yung number noong sa AGA party list, 0949-881-3463. Ayan, kaya ko lang siya binigay. Gusto ko lang i-share dun sa iba kasi kung paano rin ako natulungan nito, nagkaroon ako ng 20% discount. Gusto ko rin ma-share dun sa iba na katulad ko na talaga yung mga time na sobrang laki ng iyong mga gastusin, sa hospital bills mo, ayun. Malaking katulungan, kaya gusto ko rin i-share dun sa mga subscribers, ating mga kaibigan, sa ating mga sa ating family. Ayan, tapos ito nga pala, may requirement pala yung requirements natin, kasi ang nangyari nun pagkatawag ko doon sa number na yun, nag-miss call ako, tapos naka-receive ako ng text message na sinasabi na hinihingi yung aking pangalan ng pasyente, address, age, cellphone, number, tapos yung diagnosis. Tapos after no, nung na-replyan ko, naibigay ko na yung mga hinihingi, basta wala ka nang ilalagay doon na kahit ano, basta kung ano yung hiningi, yun lang yung iyong i-send sa kanila. Tapos yun nga, after kong ma-send, nag-reply sila. Tapos, sabi doon na may mga requirements na dapat ipakita doon sa SWA or doon sa social services sa hospital. Kasi nandun, public hospital yon. Then, sabi, kailangan mo mag-provide ng original certificate of indigency. Yun. Thank God, dahil nung time na yon meron akong certificate, original certificate of indigency, tapos yung request ng CT scan at valid ID. So ang proseso na kailangan ko ng time na yon ay CT scan. I don't know kung halimbawa ikaw naman ay yung naandoon, naka-confine sa hospital. Ayun, siguro request, depende sa request ng doktor. Tapos after noon, nung na-send ko na sa kanila, nag-text uli sila, okay, na magkano ang CT scan. So yung total ng time na yon nasa 12,300 pesos yung aking CT scan, kasi yun ay cranial, head, tapos chest, tapos whole abdomen. Parang 3,000 sa head, tapos I don't know, hindi ko na matandaan kung ano pa yung, basta 12,300 yun lahat. Pero bukod doon, bago ako kumbaga sumalang doon, may binili, mayroon silang pinabili sa akin na gamot. Yun yung with contrast, yon, with contrast yung sa akin. So ang isa pa lang contrast ay 2,000 pesos. Ang kailangan ko ay sabi nila ay apat. Ayun. Ngayon, kung apat, so kailangan ko ay 8,000 pa, plus 12,000 plus 8,000.
Ayun, pero ang good news naman dun sa 2,000 na gamot, meron ako dong discount na 20%. So, parang 1,006 na lang. Tapos yun, nung nag-text na sila, yung Aga Party List, sinabi nila sa akin na kung mag, yung resibo, kasi binigyan na ako ng resibo, tapos nag-text sila, dalhin ko doon yung sa SWA. Tapos nagpa-Xerox ako nung mga original Certificate of Indigency, ID, pati yung resibo. Ayan. Yung request ng CT scan kasi yun naman ay manggagaling sa doctor. Tapos bago ka nga pala magpa-CT scan, kailangan din ng mga test result, yung creatinine. Ayun, yun lang ang aking gustong ibigay, yung number. Uulitin ko, yung number ng Aga Party List, 0949-881-3463. Yan. So, sana ay makatulong din sa iba. Feeling mo grateful ka na sa halip na, syempre, sa panahong ito, yung pandemic, syempre, sa halip na maibili mo ng ibang bagay, yung ibang pangangailangan mo sa buhay. Ayan. So, guys, thank you so much for watching. Sa susunod na lang tayo magla-live. Hindi kasi ako makakonnect doon sa app. Kasi wala pa akong 1,000 subscriber. Ayun. And I hope you subscribe para maabot natin yung 1,000 and palagi tayo makapag-live at makapag-share tayo ng mga information sa isa't isa. Ayun, naniniwala ako, sabi nga nila. Kasi may mga nagtatanong yung about dun sa Bukol. Kapag may kahina-hinala kang napansin or nakapa dun sa breast mo, agad-agad pumunta ka dun sa oncologist or dun sa mga cancer specialist. Ayan. Para matest, sila yung magsasabi kung kung ano yung procedure na kailangan mo. Sabi nga ay early detection can save lives. Ayan. So, I hope nakatulong ito sa iba. Na papasalamat din ako sa God dahil nag-mark na ako ng 1 year ng aking surgery. Tapos, ayun, thank God. Kasi na-postpone yung aking chemotherapy last March kasi nga nag-lockdown. Tapos nung bumalik na ako sa doctor ko, November na. So, almost 7 months na siguro yun. March, April, May, June, July, August, September, October, November. Or 8 months na. Ayan, kaya nag-undergo ako ng CT scan ng halos buong katawan. Ayun, tapos thank God, wala namang nakita na any sign ng cancer cells na active. So, every 6 months na lang ngayon ang gagawin ko. Pupunta ako sa kanya every 6 months for chest, CT scan, chest na lang. Hindi na kasama ang cranial. Pero syempre, minsan, nag-iisip pa rin ako, meron pa rin kasi ang palpitation sa head. Pero nalaman ko na kapag ang nakaka-trigger nito ay kapag stress, tapos yung kulang sa tulog. Kaya dapat laging matulog na at least 8 hours, 8 to 10 hours a day. Tapos relax. Huwag masyadong mag-isip. Ayun. Kasi parang may nabasa ako na yun daw yung nakaka-trigger ng cancer cells, yung stress. Kaya always be happy. Let it go kung ano man yung ating mga isipin. And always pray to God. Ayan, thank you for watching, guys, and hope to see you again. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. If you have any other question, you can send message and iisa-isahanin natin yan kapag nakapag-live na ako, para kumbaga ay maganda yung ating exchange of information based doon sa aking mga experiences. Ayan, yung sabi nga, yung experiences na yun ang talagang best teacher sa atin. And thank you for watching, guys, and hope to see you again. And God bless us all. See you again. Bye. I